Sa lahat ng mga Satorians po, shout po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po si Maestro Virgo, habang nagpapahinga po, gumagawa ako ng panibagong obra. Sana po magustuhan ninyo. Alam ko naman, marami ang sakripisyo ng Yeshua sa atin. Kaya sabi ko sa pangkalatan, huwag po nating sayangin ang sakripisyo na pinagkaroon sa atin na para tubusin ang ating mga kasalanan sa sanlibutan. Shoutout niya para sa lahat ng mga Satorians dyan, sa mga panisulok ng mundo kayo naroroon niya. Alam ko mahirap ang sitwasyon natin, mahirap ang buhay, pero sabi ko nga, magpatuloy kayo sa misyon ninyo. Lagi niyong tandaan na lagi lang naririyan ang Ama. Never tayong pagbabayaan. Sa lahat ng mga taong naririyan na sumusuporta sa atin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po yung obra ni Maestro Virgo sa ngayon, na bagamat tago sa karamihan, ako'y isang artist din. Alam nyo ba, minsan sa buhay ng isang tao, ang mangyayari sa'yo, haprosin ka ng dakilang Ama. Ngayon, nasa sa'yo na lang yan kung paano ka tutugon sa lahat ng mga naririyan. Hindi lahat ng mga tao ay binibigyan ng ganitong mga pagkakataon. Ang tanong, kung sakaling maklakbay ang Yeshua, sasama ka ba? Alam mo, maring mahirap ipaliwanag, pero sabi ko lang sa inyo, may mga tao na nakapokus lang sa ibang mga bagay-bagay. Pero pag nasumpungan mo ang Ama, ang kanyang anak, ay ang mga bagay-bagay magiging baliwala sa iyo. Sa tingin po ba ninyo, sa tagal natin magkakasama, sa paanong pagkakataon na nagising ang aking kamalayan sa ganitong mga bagay? Sa tingin po ba ninyo ay related sa aking pagkatao kung sino talaga ako? Marami ang nagtataka sa akin. Pero sabi ko nga, hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga lang ay ang mensahe ng Ama sa atin. Kailangan po ninyong bumalik, magsibalik sa Kanya. Sa paanong paraan, sabi ko nga, ang mga taong naririyan ay nagulumihanan at pilit na ikinokonekta ang sarili sa mundo ng spiritual. Ngunit iba ang kanilang tinatahak na landas at iba ang kanilang pinatutungkulan. Sa lahat po ng naririyan, nakita niyo po ang sakripisyo ng Yeshua sa atin. Sana po ay huwag nating sayangin ang mga bagay-bagay na kanyang isinakripisyo para sa tao sa buong sanlibutan, bilang isang mensahero sa iba, bilang Panginoon sa iba. Ang akin lang, kung ano man ang pinaniniwalaan ng lahat ng mga tao, ay irespeto natin. Ngunit ang kanyang banal na entity ay huwag po nating kalilimutan. Sa lahat po ng naririyan, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Alam ko naman po na iba ang inyong nasa isip ninyo. Huwag po kayong magtaka kung bakit kakaiba ang aking mga ginagawa at masyadong mahiwaga ang aking mga dinodrawing. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, minsan sa buhay natin, mga bagay-bagay na hindi may paliwanag. Pero ako nagsasabi sa inyo sa pangkalatan, may dahilan kung bakit lumalabas ang mga katulad natin sa mga ganitong mga pagkakataon. Huwag po kayong magtaka. Kung kayo ay tinawag sa ganitong mga pagkakataon, huwag niyong ipagtaka yung bagay na yun. Kasi, yan kay, tinawag ka ng Ama para maglingkod sa Kanya, hindi sa kahit ano paman. Sa mga ibang naririyan naman, huwag niyong sayangin ang pagkakataon ninyo sa mga bagay-bagay sa mundong ibabaw. Inihikayat ko kayo na isuko ang inyong sarili sa Ama at huwag gumawa ng mga kapalaluan na hindi maganda sa kanyang paningin.
sa tatlong araw na kayo ay huhusgan sa inyong mga gawa, ang lahat ng yan na naipon na inyong kasalanan, ang iyan ang magiging basihan kung saan kayo mapupunta. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga Satorians dyan. Hanggang sa muli po, God bless po sa inyo sa lahat. Sator Arepatinet Aperarotas, Deum Bos Biba, Santum Inri. Yausua Masaya, Yausua Masaya, Yausua Masaya. Hanggang sa muli po.